Ong, if you were to write the headlines for yesterday's hearings, how would you write it? Oh, well, kahit na nilatagpo ng House ang rules natin for the CODCOM hearing, still nakita natin lumalabas ang kung paano talaga ang asta ng dating Pangulo. Nagpipigil daw siya na magmura pero nagmumura pa rin. Tapos we actually had to end the hearing dahil nga hindi niya na makontrol yung kanyang sarili. Kung yung mga usap-usapan ninyo after the hearing, what are the plans now? What are the next steps? Well, actually, we intend to continue to invite the former president dahil nga we wanted to have a longer session with him last night. Kaso nga lang with how he responded dun sa mga tanong, lalo na yung nag-involve talaga sa kanyang pamilya, halimbawa yung sa bank accounts nila, yung ties nila dun sa illegal drug trade. Kapag ganun yung mga usapin, nahihirapan siyang sumagot, tapos dinadaan niya sa pagtatapang-tapangan. Pero actually, when we see through that kind of act or demeanor ng dating Pangulo, ang masasense natin dun actually ay pagiging duwag and head-on responding to questions being posed by legislators in the Quad Committee. But legally, actions that can be taken after the very explosive information that were given during the hearing, what can be done? Well, kahit na ang attempt niya ay, kunwari diba may sasabihin siya, tapos bluff lang pala, halimbawa yung sa ICC na hindi pala niya up until now nare-recognize yung jurisdiction ng ICC dun sa war on drugs. Pero actually, siya mismo ang naglalagay sa sarili niya sa alanganin. Dahil sinabi din naman niya na bilisan na ng ICC investigation. So actually, hindi na magmamatter kung kinikilala ba niya ang jurisdiction ng ICC o hindi. Kasi maging ang mga lawyers nagsasabi na minemaintain ng ICC yung kanyang jurisdiction dun sa killings nung past administration. And all that we have to do ay actually ma-ensure na kapag mag-issue ng arrest warrant ang ICC ay magko-cooperate ang law enforcement agencies ng Pilipinas. Kung tungkol naman doon sa mga records ng bank accounts that show na merong tinatanggap ang former president, ano ang naging usapin ninyo tungkol doon? Based dun sa kagabi, isa sa mga resource person natin, former Senator De Llanes, siya ang isa dun sa mga nag-raise ng ganong usapin upon the questions of one of our colleagues. So while we are yet to receive official copies ng mga ganong bank accounts, kasi nga isa din yan sa mas mainam na mahawakan ng members ng Quad Committee, pero based dun sa mga nasabi, we find that there's actually a reason para hindi palampasin yung ganong matter and all the more na sundan yung pag-iimbestiga pa on that. Lalo na't sa mga nakaraang hearings na rin ng Quad Committee at maging bago pa na-form yung Quad Committee, yung meron palang individual committee hearings, lalo na sa public order and safety na at sa dangerous drugs no, na tinitingnan itong illegal drug trade. Tapos matitrace na meron palang role yung isa pang tao dun mismo, yung economic advisor dati ni former President Duterte na si Michael Yang. So hindi ito maliliit na bagay kahit pa na gusto i-diminish ng dating Pangulo na nakainuman lang daw, ganyan. Pero ito hindi lang nakainuman. Mismo economic advisor niya ay may ties sa illegal drug trade. So tutuloy pa din ang pag-imbestiga noon. Wala pang waiver na nagagawa. Tama ba? At just this point to clarify. Po, wala pa po. Kaya actually, naabangan natin yan. So far kasi
Again, mga bluff lang yung ating naririnig from the former president. So, kung hindi talaga siya takot, no, ito yung isang patunay. Ito yung act na magpo-prove na wala siyang takot, na isiwalat yung katotohanan kung wala siyang tinatago, no. Ito ay act of bravery na hindi kagaya ng mga antics niya kahapon. May draft na ba, Kong? As of now po, personally, I'm not that aware, but we can consult dun sa mga kasama natin sa COD committee. Kung just going deeper into the conversation, paano natin mare-reconcile yung mga kwentuhan ng EJK doon sa targeted? Parang tinatarget lang kung sino yung mga drug lords na kalaban. May mga patterns ba na sa tingin mo nagpapakita na yun ay katotohanan? Sa marami pong mga lumabas na testimonies and evidence na nasampa din sa COD committee, tsaka maging yung mga nalalaman na rin ng publiko bago pa nag-investigate ang COD committee. Nakita natin, di ba, may mga police po na nagre-recycle ng mga affidavits at maging mga baril. They had to use some guns multiple times. Ito yung mga baril na tinanim or planted evidence in many instances kung saan meron daw mga nanlaban na mga drug suspects. Mm-hmm. So the mere fact that police officers would have to recycle evidence, ibig sabihin meron po talaga silang hinahabol na rewards. Labas pa dun sa kanilang kung ano lang yung sweldo nila dapat if they are doing something legitimate like maayos na drug war operations. So, ang nag-ujok talaga dun sa patayan sa war on drugs ay mismo yung pronouncements ng dating Pangulo. And he even admitted na meron din naman talagang reward system that can reach up to as high as 1 million, lalo kung labeled as high-value target ang isang drug suspect, even without due process. No? Kasi kung meron naman talagang mga lumilitaw na ebidensya, lalo na kung drug lord, lahat tayo ayaw naman na magpatuloy sila sa ginagawa nila. But with mounting evidence, then all the more na merong basis to file a case para mapanagot. Pero dito, parang death penalty na agad din yung ginagawa kahit na hindi dumaan sa maayos na proseso. And based on your knowledge, Kong, well-documented naman itong lahat na sinasabi ninyo. Yes, oho. Nandyan yung marami ding mga testimonya ng mga pamilya, ng mga biktima, and actually, yung mga gusto ding magsiwalat pa na iba, we encourage them na ngayon po meron tayong opportunity para ilabas kung ano yung nangyari sa ating mga anak man yan, tatay, pinsan, kamag-anak, tita, or sino man na naapektuhan, no? Pinatay dahil lamang nasama dun sa drug list ng war on drugs ng dating administrasyon. Nandyan din ang mismo mga former police officials, top ranking police officials. Sila na mismo hindi na rin kinaya itong nangyayari. Kaya, for example, si Colonel Rina Garma, may mga siniwala siya sa Quad Committee, and we really hope na wag na niyang itago yung mga natitira pang hindi niya nasasabi para talaga makita natin paano fully nag-function itong madugong war on drugs ng past administration. Nag-e-expect ka po ba, Kong, ng more information in the next hearings that will determine the flow of the conversation and the cases that can be filed or the outcome of the entire thing? Yes, meron pa tayong mga nakahandang questions supposedly, and last night nga, kung naging maayos lang ang train of thought ng dating Pangulo, kaya nating magstay pa ng mas matagal. Kaso I think we would have to reserve our questions for another hearing of the Quad Committee. Upon receipt ng mga dagdag pa ng mga dokumento na magpapalaman dun sa ating investigation, and also yung pagdala din ng ibang mga resource persons, halimbawa yung mga napangalanan sa illegal drug trade, tapos yung mga
police officials din na may nalalaman doon sa paano yung reward system, tsaka paano in-ensure na yung mga nasa drug list, high value target man yan, o kahit yung mga ordinaryong tao, paano sila talaga tiniyak na mapatay, ganyan. Yun yung mga gusto nating mapag-usapan pa. And in fact, we also notice yung approach kasi dun sa war on drugs dahil ang turing mga criminals, lawless elements, that also actually opens the door to other victims of killings ng Duterte administration. Halimbawa, yung mga critics, mga lawyers, prosecutors, activists, at iba pang mga kababayan natin. May listahan na kayo, Kong, ng mga ipapatawag pa ng mga personalidad? Nandiyan po yung mga standing din na gusto nating maimbitahan na kasama sa mga primary na matagal na nating gustong mapadalo ay dating PNP Chief Bato de la Rosa, tapos former Presidential Assistant Bongo. Yan. Kasi kung mapansin naman natin sa House of Representatives kung paano na-conduct yung hearing, we try to make it fair as possible. Kaya ibig sabihin, kung setting ng House at dadalo yung dalawa, they would have to be present as resource persons. Hindi po kagaya nung nangyari sa Senado na parang dual purpose po sila. They can act as resource persons, so are supposed to answer questions. At the same time, they also sat as interpellators or the ones who can ask questions. Pag ganun po kasi there's conflict of interest, sa atin sa House, malinaw. Kung dadalo sila, they should only act as resource persons. Is there talk, Kong, of inviting Vice President Sara Duterte and other members of the family because they were mentioned, there were allegations against them? Meron po bang ganun? Possibly po yan, and once the hearing of the Quad Committee resumes, then we can discuss as part of admin matters kung sino yung mga dagdag pang pwedeng imbitahan. Mas I think tatagal lang yung discussion kung paano yung handling sa ating colleague na si Pulong Duterte, kasi kagabi din na pangalanan siya, pero yun nga, there were concerns kung paano lang yung magiging approach sa kanya given that he is also a member of the House. Pero once ma-resolve yung ganong mga questions on procedure, then we really hope na lahat ng mga may inputs na mahalaga dun sa topic ay makapag-input talaga. As mentioned by Rep. Paduano kagabi, pwedeng hindi magiging sobrang madiin yung House dun sa colleague kung dadalo ba o hindi, pero extend pa rin yung invitation. Tapos nasa kanya na kung sisipot ba talaga siya, at nasa publiko na rin. It's for the public to judge yung magiging bearing nung pagdala niya o hindi, if it says something dun sa pagiging bahagi din niya nung mga allegations dun sa illegal drug trade. On the part of the Vice President, well, marami din yung nagtataka kagabi, even ako din, na dumalo siya kahit na hindi po siya invited. Pero dun sa mga hearings na actually ay dapat talagang dumalo siya at yung mga personnel ng Office of the Vice President, lalo na dun sa investigation sa paggamit ng funds ng DepEd saka ng OVP, eh hindi po siya dumadalo. May one time dumalo pero hindi din naman nag-oath at nagpaalam agad na hindi tatagal at umalis siya. So actually for me, it's a sign of they believe na immune sila dun sa scrutiny ng publiko, that they can choose kung saan sila dadalo o hindi. So, ibig sabihin, it's actually a signal na mas lalo lamang na dapat ipagpatuloy natin yung quest for transparency and accountability sa bahagi naman ng Vice President. Kung last two questions from me. One, based on your opinion and your assessment, ano ang kakahantungan ng hearing? Ano yung end result nito? And second, will this affect current efforts on drug enforcement? For example, policy, enforcement mismo, yung paghahanap ng mga guilty elements in society, how is that going to be affected by the hearings now? Ang gusto natin
kasama dun yung pagpapanagot talaga dun sa mga involved sa patayan. Talamak, thousands yung mga naging biktima ng patayan during the past administration. Kung mayroong mga measures na i-adopt at ipapatupad ang Kongreso, dapat mag-ambag yun dun sa pagkilala na meron talagang mga namatay, merong mga pinatay mismo ng mga supposedly pinagkatiwalaan pa ng ating mga kababayan to protect their rights and welfare. Also, gusto natin kasi long term yung mga magiging resulta ng mga hearing. And we want to go beyond, di ba, yung pagtingin na ang mga ginagawa, ito ay kumbaga politika lang, ganyan. At ang magtitiyak naman na hindi ito politika lang ay kapag merong mga mekanismo para talaga mapigilan yung abuso at mapanagot kung sino man yung gagawa pa ng similar na mga kamalian in the future. And ibig sabihin nun, dapat talaga kung merong isang anti-illegal drug campaign, dapat ang ating gusto talagang matrace, eh kung sino ba yung mga big fish? Sino talaga yung mga gumagawa no, nitong illegal na droga? Sino yung mga nage-ensure na nabibenta talaga yan nationwide and even across borders ng mga bansa? Yun yung mga dapat talagang mapanagot. At walang pinipili dapat. Kasi as revealed dito sa Quad Committee hearing, merong anti-drug effort di umano. Pero kapag malapit ka sa administrasyon, protektado ka. Kaya ang nangyayari, para siyang naging war on drugs pala na kompetisyon sa pagitan ng iba't ibang mga lines ng illegal drug trade. Kaya gusto natin, mapigilan siya once and for all. Hindi yung paboran lang yung kusino man. At mangyayari yan kapag may malinaw na mga batas na hopefully sa lalong madaling panahon ay maaprubahan ng Kongreso. So tuloy-tuloy na ito, Kong. Maraming salamat. Kasama natin today, Congressman Raul Manuel. Thank you so much. Salamat din po. Magandang araw.